isa sa mga kilalang tao sa larangan ng pagpinta ay si Vincent van Gogh. Ang buhay ni Vincent van Gogh ay mahirap, malungkot at puno ng rejection na nagdulot sa kanya ng matinding depression na humantong sa kanyang pagpakamatay. Magkikita sa kanyang mga paintings ang halo-halong emosyon ng artist na nagpinta nito. Pero bago ang lahat, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang bell icon para sa mga susunod na kwento dito sa Abiseth TV. Si Vincent van Gogh ay palaging bigo sa lahat ng bagay na kanyang gugustuhin. Lahat ng kanyang sinusubukan ay palagi siyang hindi nagtatagumpay. Pero nakagawa siya ng 900 paintings at mahigit 2,000 artworks sa loob lamang ng 10 taon, karamihan dito ay hindi pinansin or inignored ng mga tao. Nakikipaglaban siya sa kanyang sariling demonyo at palaging nakakasurvive sa mga ito sa tulong ng kanyang kapatid. Ang kanyang natatanging flaw ay ang pagiging genius nito sa larangan ng sining, pero ang kanyang pananaw ay masyadong advanced para sa panahon niya. Noong summer ng 1888, si Vincent van Gogh ay umalis sa Paris at pumuntang province, isang rehiyon ng France, at siya ay sinuportahan financially ng kanyang kapatid na lalaki na si Theo, na isa ring art dealer. Si Vincent ay nanatili sa bayan ng Arles na kung saan nangupahan siya sa isang malaking bahay na dilaw, at doon siya nangarap na kung saan mag-i-establish siya ng isang artist colony na kung saan lahat ng mga painter ay titira doon at magpipinta sa lugar na yon. At nahikayat ni Vincent at ng kanyang kapatid si Paul Gauguin na isang magaling at kilalang impressionist sa panahong iyon na pumunta sa bahay na dilaw na kung saan nakatira si Vincent. Nakumbinsi naman si Paul at lumipat nga siya sa bahay na inuupahan ni Vincent sa bahay na dilaw, at silang dalawa ay nagkasundo kaagad dahil si Paul ay tuso at streetwise dahil isa itong stock exchange worker dati bago maging pintor, habang si Vincent naman ay may problemang emotional or depressed pero talented. At sa kanilang pagsasama doon, unti-unting nagbago ang kanilang relasyon dahil si Paul Gauguin ay practical at si Vincent naman ay emotional at palaging nagpapapansin o palaging needy na parang batang kulang sa lambing ayon sa mga historiador. Naubos pa ang kanilang pera dahil sa kanilang palaging pag-iinom at pagbibisita sa mga brothel sa lugar. At nung napakiramdaman ni Vincent na iiwan siya ni Paul at aalis ito, iiwan ang kanilang artistic colony, ay mas lalong naging emotional si Vincent van Gogh, palagi na itong umiinom at minsan hostile na siya kay Paul. Ayon kay Paul Gauguin mismo na noong December 23, matapos ang mainit na pagtatalo nila, umalis siya sa bahay at nag-check-in sa isang hotel dahil tinakot siya ni van Gogh ng isang kutsilyo. At sa gabing yon, hiniwa ni Vincent ang kanyang sariling tenga. Nadiskubre siya ng mga pulis kinaumagahan sa kanyang kama na naliligo sa sariling dugo, at dinala siya sa isang hospital, at pumayag naman siya na magpa-confine sa isang mental asylum. Umalis si Gauguin sa bahay na dilaw noong Christmas Day at ipinaalam sa kapatid ni Vincent na si Theo ang kalagayan ng kapatid nito na nasa mental asylum. Hindi na nagkitang muli si Vincent at Paul Gauguin matapos ang pangyayaring yon, pero patuloy pa rin sila sa kanilang komunikasyon dahil isang linggo makalipas umalis si Paul sa lugar nila, nagpadala ito ng sulat at nagdi-demand na ibalik daw lahat ng mga paintings na ibinigay daw niya kay Vincent. At noong 1889, inibitahan si Vincent sa isang exhibit sa Les. Ito ay taunang art show sa Brussels, Belgium, na ini-sponsoran ng 20 local artist na kung saan dinidisplay nila ang kanilang mga obra at ilang mga obra ng kanilang mga iniimbita. Kasama na si Vincent. Nag-submit si Vincent ng 3 landscape, 2 sunflower studies at isang painting na ang title ay The Red Vineyard.
at binili ni Anna Boch ang painting sa halagang 400 francs. Ito lamang ay natatanging paintings na nabenta ni Vincent sa kanyang buong buhay. Ang painting ay nasa Pushkin Museum sa Moscow, Russia ngayon. Ang kanyang pinaka-famous na painting ay ginawa niya habang siya ay nasa loob ng mental. Matapos ang kanyang psychotic breakdown, pinayagan siyang magpinta doon sa mental asylum niya. Nagawa ang painting niya na The Starry Night. At nang makalabas siya sa mental hospital, lumipat siya sa Avarsoy at nakagawa siya doon ng mahigit 70 paintings. Karamihan sa mga obrang ito ay ang mga pinakakilalang mga paintings ni Vincent van Gogh. At noong July 27, 1890, pumunta siya sa isang wheat fields na malapit sa kanyang tinitirhan at nagsimulang magpinta doon. Pero yun na pala ang kanyang huling painting dahil binaril niya ang kanyang sarili sa ulo matapos niyang mapinta ang kanyang pinakahuling painting. Ang kanyang huling painting ay may title na The Wheat Field with Crows na isang abstract painting. At noong 1990, isa sa mga paintings ni Vincent van Gogh, ang portrait ni Dr. Gachet, ang kanyang doktor, ay inoksyon ng may-ari ng painting na isang banker na si Siegfried Kramersky na namatay noong 1961. Nabili ito ni Kramersky sa Nazi government noong nag-purge ito sa Frankfurt Art Museum dahil idiniklara ng mga Nazi na si Vincent van Gogh ay isang degenerate. At noong May 1990 din, sa Christie's auction, nagulantang ang buong mundo nang bilhin ito ng isang Japanese industrialist na si Roy Saito sa halagang $82.5 million. At ang painting na ito ay nakadisplay sa opisina ni Saito at sinabi pa niya na kapag mamamatay daw siya, dapat daw ay kasama niya ang paintings at hawak niya ito at i-cremate ang kanyang katawan. Pero na-bankrupt si Saito at pinaniniwala ang binenta niya ang painting at hindi na matukoy sa ngayon kung nasaan ito. Ang painting na yon ay ang pinakaunang may pinakamalaking halagang obra sa mundo na na-break ang record na ito noong May 2004 nang mabenta ang painting ni Picasso ng $93 million, ang A Boy with a Pipe. Lahat ng pinagdaanan ni Vincent ay puno ng failure. Pero hindi dapat natin palaging iniisip ang mga bagay na nakakalungkot. Ang kwentong ito ng kanyang buhay ay sana magbigay ng kaalaman na ang depresyon ay napakaseryosong bagay na di dapat baliwalain. Hanggang dito na lang at huwag kalimutang mag-subscribe dito sa Abiseth TV para sa mga susunod na kwento. Maraming salamat sa panunood.